Masaysayang araw mga bata, handa ka na ba sa bago nating aralin? Ako nga pala si Sir Jun at ito ang Epistories, Kwentong Kalye. Ang aralin natin sa araw na to ay ang teoryang tectonic plate. Ang teoryang tectonic plate ay tumutukoy sa paggalaw ng kalupaan. Ayon dito, ang crust ay nahati sa malaki at makakapalatipak ng lupa na tinatawag na mga tectonic plate. Napagagalaw ng mga tectonic plate palayo, pasalubong at paglilid ang mantle ng mundo. Dahil sa prosesong ito, hindi lang sa paggalaw ng mga kontinente ang pagbabago sa kalupaan, kundi maging sa iba pang prosesong pangeograpiya tulad ng paglindol, pagputok ng bulkan at pagbuo ng mga kabundukan. Nagkaroon ng iba't ibang pag-aaral pananaliksik tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Ang mga pag-aaral na ito ay sinagawa ng iba't ibang siyentista kung kaya't nagkaroon ng iba't ibang teorya. Isa sa mga naging teorya tungkol dito ay ang continental drift na tumutukoy sa malaking masa ng lupa na nagkahiwa-hiwalay milyon taon na ang nakalipas. Si Alfred Wegener, isa sa mga siyentistang nagkaroon ng teorya tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Ayon kay Alfred Wegener, kumalaw ang Pangaea o malaking masa ng kalupaan ng daigdig 240 milyong taon na ang nakalipas. Kaugnay nito ay nakabuo ng paniniwala sa pagkahati-hati ng malalaki at makakapal na tipak na lupa kung tawagin ay tectonic plate. Dulot ng pag-ikot at paggalaw ng init sa ilalim ng mga tectonic plate sa atmosphere o mantle ay napagalaw nito ang mga tectonic plate palayo, pasulong at paggilid sa isa't isa. Kung nagustuhan mo ang aralin sa araw na ito, huwag mong kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button para laging updated sa mga AP lessons mo. Ngayon yung normal. Ako nga pala si Sir Jun at ito ang AP Stories.